Ayan, magandang araw po sa ating lahat mga kapatid at sana okay kayong lahat. Pero bago ang lahat, gusto ko munang i-shout out itong si Leman Ladaran na pinagbabanta ng inyong abang lingkod mga kapatid at ipapakulong daw ako dahil sa maling akusasyon ko. Unang-una, hindi ako nagsasabi ng, wala nakukulo na nagsasabi ng katotohanan, Leman, ha? Ang bobo-bobo mo naman. Diyos ko. At saka, kung kayo, mga ladaran, ha? Naniniwala ba kayo sa kabigan? Walang usok kung walang apoy. Ngayon, galit na galit kayo makita yung usok dahil sa apoy na ginawa ninyo, dahil sa pang-aagaw ng mga lupain dyan sa Maramon, Isabela. Ah, ito pa lang si Leman Ladaran, mapatid, ay siyang pamangkin, no? Pamangkin pala ng mayor diyan sa may Ramon Isabela at pinsan ng kapitan na ng Bubugbog, pareho pala sila ng Bubugbog. Ayan, no? Patunay diyan yung mga taga Ramon Isabela na sila mismo ang nagsasabi ng inyong kabuktutan, Leman. Kaya wag mo kong pagbabantaan, utoy, dahil matagal na akong takot. Wala nang takot na natira sa dibdib ko. Ah, kung ano yung sinasabi mo, magsama-sama man kayo magtito, magpipinsan, pagumpugin ko pa kayo. Makita mo, hayop ka eh, di ba? O, ayan, o, di ba? O, pero hindi yan pag-usapan natin. Ah, mga kapatid, ah. Alam naman natin ngayon na lantaran yung mga pagsusumbong at pagsasabi ng mga kabulastugan ng mga gawain ng mga ladaran diyan sa may Ramon Isabela, mga kapatid. Kaya eto tayo ngayon, magsasalita base sa katotohanan at sumbong ng ating mga mamayan. Pero sandali muna, ha? Sandali. Ayan, eh, babalik tayo ngayon dito. Kapatid, kasi tinatamaan ako ng araw. Kaya medyo nagbabatik-batik yung ating itsura. Pero eto, babalik tayo para buljakin yung mga ladaran na gumagawa ng kabulastugan dyan sa maya Ramon Isabela na kung saan ay nangilit sila. May mga sumbong dito mga kapatid, ating himay-himayin. Ha? Ating himay-himayin yung mga sumbong ng mga kababayan natin dyan sa Ramon Isabela. Maraming salamat pala sa inyo pagtitiwala. Nandito, nagsumbong, oh. Eto yun, oh. Eto, basahin natin mga kapatid. May secret army yan sila daran na mula sa PNP Ramon. Mga pulis na member ng Intel, sila ang tirador ng mga adik dito sa Isabela at protector ng mga bigating drug lord. Kapag ang kapwa Intel nila ay gusto nang tumiwalag, at ayaw na na marumi sa kalakaran nila, itinutumba nila, ganyan. Wow. Oh no. Oh no. Diba? Ha? Ayaw nila sa marumi sa kalakaran, tinutumba, gaya na lang nang nangyari sa kasamahan nilang pulis na si Bragat Arciaga. Diyos ko, meron pala silang itinumbang pulis at isa sa mga matandang miyembro ng sindikato ng drugs na hindi raw makapag-remit ng maayos, itinumba ng mga pulis. At ang matandang ito ay si Mr. Kiambao. Ito yung kasi ang pulis na ito na aktibo pa rin ay si, ayan o, nagbigay ng pangalan. Ang pangalan niya si FBI. At ang kapatid nito na bumugbog kay Jonathan Arquillo na kasama ni Kapitan Pipoy Ladaran na anak ni Mayor Ladaran. Diyos ko naman. Ayan o, mga kapatid o. Ang nagsusumbong niyan mga kapatid ay mismong taga Ramon Isabela at kilalang kilala ang kalakaran ng mga ladaran. Pero at hindi lang 'yan, mga kapatid, kayo na mismo bumasa nito. Ha? Na ang sinabi dito, aking mga kasolid ay sabi pa na nag-send sa atin ng impormasyon ay yan ang i-expose mo boss, tignan ko lang kung hindi sila tumaob. Takot kasi ang mga tao sa mga ladaran. Bakit nga ba? Bakit nga ba takot kayo? Ang mga impormasyon na yan ay galing mismo sa kamag-anak nila na si Bimbo Ladaran. Ibig sabihin, pinagkanulo ng mismong ladaran, ang kapwa niya ladaran.
Kopyahin mo agad, sir, bago ko i-delete. Oh. Salamat at sana matulungan mo ang bayan namin. Oh. Yan ang sabi. Oh no! Yan ang sabi, mga patid. Yan ang banggit sa atin ng mismong taga Ramon Isabela. Kung bakit ba takot na takot kayo? Ha? Na kung saan ang administrasyon nila daran ay pinapakinabangan ng iilan at nagdurusa ang karamihan. Abay, gumising na kayo, mga taga Ramon Isabela. Hindi lang yan, ito pa. Same na tao nagpadala sa akin eh. Yan yung karugtong niyan, 'di ba? Sabi dito, sige, baba natin yan. Thank you, legit po yan, sir. Alam yan ng mga taga Ramon, ha? Taong bayan na Ramon, takot lang sila magsalita. Maraming salamat po. Ayan, salamat po, by the way. Taga-Batali po ako. Kaya alam ko ang lahat ng baho nila. Ha? Next time po, ibang account gagamitin ko. Ayan, oh. Ha? Natututo na magrebelde ang mga tao sa inyo dahil sa kagagawan ninyo dyan sa mga pangalipusta at pang-abuso ninyo sa inyong katungkulan. Kayong mag-amang ladaran. Nakakahiyamang kayo. Diyos ko. Ha? Sana kilabutan na kayo. At higit sa lahat, sana ay maghunos dili na kayo. Ah, para at least naman ay mapahusay ang paninilbihan diyan sa may Ramon Isabela at guminhaw-ginhawa naman. Puro na lang pagsusugal, puro na lang ano, imbes na yung mayor ang siyang tagapagpatupad at nagpapakita na bilang role model sa kanyang nasasakupan, eh ikaw pa mismo, ha, Mayor Ladaran, ang lumalabag nito at nagtitigas-tigasan diyan sa may Ramon Isabela. Huwag mo antayin na mag-aklas sa'yo ang mga tao at sila mismo ang pumugot sa kasamahan mo. Sa kasamaan mo pala. Kasi yung kasamahan mo nakakulong na si Francis Leo Marcos. Lantaran din naman niya. Speaking of private army. Diba nung mga nakaraan, nung mga kayabangan ni Norman Mangosin, naglalabas siya ng mga video na kung saan kasama niya yung mga taga-intelligence, yung mga hepe ng Ramon Isabela dati, yung isa na pulis niya, yan yata yung nakainom nung mga nakaraan. I think that was 2020 or 2019, later part, that is Christmas, na kung nalasing pinagmalaki niya na meron siyang itinumba. Meron silang itinumbang magkapatid. Magkapatid na lumalaban para sa mga magsasaka dyan sa Ramon Isabela. Abangan ninyo yan, mga patid, ha? Dahil ipapalo up natin yan. Kaya, eto, wala yata nagagawa mga PNP. Oh, ayan, may nagsasabi na, ay paano nga pala, PNP rin pala ang sangkot. Ya? Nagtutumba sa mga kasama nila na tumitiwalag na sa grupo nila. Oh, binabati ko yung mga asyendero si Norman Mangusin, a.k.a. Francis Leo Marcos. May araw din kayo. Ha? May araw din kayo, mga otoy.